Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tao ay likas na may pangangailangan sa paglalakbay. Maaring siya ay magkaroon ng pangangailangan na dalawin ng isang mahal sa buhay na nakatira sa malayong lugar, o kaya ay maglakbay para sa trabaho, negosyo, o kaya ay maglakbay upang magsagawa ng mga gawaing pagsamba tulad ng Hajj at Umrah. Sa kabila ng pagiging mahalaga ng paglalakbay ay hindi naman nila nais ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin na gawing mahirap ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng mga paghihirap natin sa mga gawaing pagsamba na isinasagawa dito. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahintulot sa atin ng ilang mga espesyal na lisensya o pagpapahintulot sa pagpapagaan ng mga gawaing pagsamba sa paglalakbay. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pagpili o maaring mamili ang isang naglalakbay na nag-aayuno kung siya ay mag-aayuno ba o hindi para sa araw ng kanyang paglalakbay, at gayon din para sa lahat ng mga Muslim na sila ay magkaroon ng pagkakataon na mapagaan ang kanilang sala. Ang sala ay napakamahalaga para sa isang Muslim dahil ito ang kauna-unahang huhusgahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain sa araw ng paghukom. Subalit si Allah subhanahu wa ta'ala nga sa kanyang pagmamahal sa atin ay binigyan niya tayo ng pagpapagaan. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Maja'ala alaykum fid dini min haraj," na hindi ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapahirap dito sa ating relihiyon. Ang isang tao na naglalakbay o tinatawag na musafir ay merong opportunity o pagkakataon na mapadali ang kanyang mga sala sa pamagitan ng pagsasama ng dalawang mga sala tulad ng Salatul Duhur at Asar at ng Maghrib at ng Isya, na maaari niya itong ipauna o ipahuli, at ang mga sala na tiga-apat na raka'a ay gagawin niya lamang na tig-dalawa. Ang isang manlalakbay na Muslim ay may tuturing na isang manlalakbay kung siya ay lalampas na ng 80 kilometro paglabas ng kanyang bayan o lungsod na pinanggagalingan. Halimbawa niyan, kung ang isang tao ay manggagaling ng Maynila, ay kung nakalabas na siya ng Maynila at mahigit 80 kilometro na ang kanyang tinakbo sa labas ng Maynila, ay may tuturing na siya na isang manlalakbay. Dahil dito, siya ay binibigyan na ng pagkakataon na mapagaan ang kanyang mga sala sa pamagitan ng pagpapaiksi dito. Ang mga sala ng Duhur at Asr na tiga-apat na raka'a ay maaari niya nang gawin ng tigda-dalawang raka'a, at maaari niya itong pagsamahin sa tinatawag na jam, na maaari namang gawin sa pamagitan ng tinatawag na takdim. Nagagawin niya ang sala ng Asr at Duhur sa oras ng Duhur, at maaari naman niya itong gawin sa pamaraan ng ta'khir. Ng sala ng Duhur at ng Asr ay gagawin niya sa oras ng Asr. Gayun din sa Maghrib at Isya. Ang Maghrib ay hindi niya paiksiin dahil ang raka'a nito ay tatlo, at mananatili itong tatlong raka'a para sa isang musafir. At ang Isya naman ay maaaring gawin ng dalawang raka'a. Gayun din ay maaaring gawin ang pinagsamang sala ng Maghrib at ng Isya na magkasama sa oras ng Maghrib, o pagsamahin silang dalawa sa oras ng Isya. Ang isang manlalakbay ay pinahintulutan ng Islam na pagsamahin ang mga sala at gawin ito ng mas maiksi kung ang kanyang paglalakbay ay inaasahan na matatapos sa loob ng 4 na araw. Sabalik, kung siya ay inaasahan na magtatagal sa isang lugar ng mahigit 4 na araw, ay pagdating niya sa lugar na kanyang pananatilihan ay magsasala na siya ng mga normal na haba ng sala sa tamang oras ito, katulad halimbawa ng mga tao na tutungo sa isang lugar upang magtrabaho ng may ilang buwan o ilang taon. Sa pagdating nila mismo sa lugar na yun, ay hindi na sila may tuturing ng mga musafir o mga manlalakbay, bagko sila ay may tuturing na ng mga mukimin o mga tao na residente ng lugar na yun. At kung halimbawa naman ay hindi nila tiyak ang kanilang pagbalik sa kanilang lugar, ay sinasabi ng mga scholars na ito, ang tao na ito, ang musafir na ito, ay maaari pa rin na manatili na nagsasama ng kanyang mga sala at nagpapaiksi ng mga sala ayon sa patunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon ng Al-Fath
ay nanatili na nagpapaiksi at nagsasama ng kanyang mga sala. Tinutukoy din ng mga scholars na para sa isang musafir na ihinto sa isang lugar sa kanyang paglalakbay ay maigi na ang kanyang sala ay paiksiin niya subalit gagawin niya ito sa takdang oras nito. Na ang duhor ay gagawin niya ng 2 raka subalit gagawin niya ito sa oras ng duhor at ang asar sa 2 raka subalit sa oras ng asar, ang maghrib sa 3 raka sa oras ng maghrib at ang isya sa 2 raka sa oras ng isya. Samantalang ang fajar sa lahat ng mga pagkakataong ito ay hindi nababago na kahit na anuman at hindi ito magkakaroon ng pagpapauna o pagpapahuli dahil isasagawa ito sa tama niyang oras. Ukol naman sa mga sunnah na rawatib o mga nakadikit o nakaugnay sa mga obligado mga sala tulad ng 2 raka ng sala sa fajar, 4 na sala, 4 na raka bago magsala ng duhor o 2 matapos ito o kaya ay 2 raka matapos ang maghrib at 2 raka matapos ang isya ay naiulat sa sunnah na ito ay binapabayaan o kaya hindi na ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang sa 2 raka bago magfajar na kanyang pinag-iingatan at gayon din ang kanyang pagsasala ng witir sa gabi. At ukol naman sa witir, halimbawa kung ang isang nagsala ng pinagsama ang sala ng maghrib at ng isya, maaari na siya magwitir pagkatapos niyang gawin ang mga ito kahit pa siya ay magsala ng maghrib at ng isya sa oras ng maghrib. Sa pagsasagawa naman ng adhan at ikama para sa pinagsamang mga sala ng duhor at asar at ng maghrib at isya ay iniulat na 1 adhan lamang ang ginagawa para sa mga sala na ito. At halimbawa nito, kung kayo ay magsasala ng duhor at ng asar, ay 1 adhan lamang para sa duhor at asar, subalit ito ay mayroong 2 ikama. Na 1 ikama para sa sala ng duhor at 1 ikama para sa sala ng asar. At gayon din para sa sala ng maghrib at ng isya na pinagsama, ay 1 adhan para sa kanilang 2 at 1 ikama para sa sala ng maghrib at 1 ikama para sa sala ng isya. At ito ang ilan sa mga pinakamahalagang kahatulan na mayroong kinalaman sa sala ng isang manlalakbay. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.